si awit kayo sa Panginoon, buong sanda ibigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan, ipayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Si awit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Si awit kayo sa Panginoon, buong sanda ihigdikan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Nawa matuto tayo kay San Bartolome para maging masigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita, matapang, mapaglikha sa pagsisiwalat ng Ebanghelyo sa iba't ibang dako ng daigdig. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya, pinupuri ka namin. Narangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesus Kristo, tuong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka.
banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod na hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang panalangin, ang sambayan mo'y naway maging panandahan ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin. Halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inhatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaniningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato. At nakasulat dito ang pangalan na 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong mga nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggintin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Palastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalapit doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa ngayon, tapat at totoo. Palastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo na po ang lahat.
at nabutihin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, hinanap ni Pilipe si Nathaniel at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Pilipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, hindi siya magdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Pilipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makakakita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik panaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayong kapistahan ni San Bartolome, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang pagiging apostol, nasa iyo ang apoy ng Espiritu Santo sa iyong puso. Ito'y umuudyok sa iyo na iproklama, isiwalat, ikalat ang Ebanghelyo ukol kay Jesus, ukol sa kaharian ng Diyos na narito na, kaharian ng katarungan, kapayapaan, pag-ibig na inaalok sa bawat nilalang. Merong tumutulak sa iyo. Ang iyong labi ay may misyon upang ipahayag ito. Ang ating mga pagbasa, pahayag at ang Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ayon sa aklat ng pahayag, ang huling libro ng Biblia, Apokalipsis o Revelasyon, may bagong Jerusalem. At sa pader nito, may mga inscription ng pangalan ng 12 apostol. Kaya ang bagong lungsod ng kaharian, nakasulat dito, sa labas dito, sa pader nito, ang pangalan ng mga apostol. Ang ating Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pinakilala si San Bartolome, ayon sa tradisyon, at si Nathaniel, iisa. Iisang apostol po ito. Si Nathaniel po, ipinakilala ni Jesus, ito'y taong hindi nandaraya. Malinis ang puso. Patas ang tingin niya sa tao. Hindi niya sinusubukan abusuhin sa pagsamantalahan. Hindi niya dadayain ang kapwa. Hindi siya manlilin lang. Sapagkat kapatid ang nakikita niya sa kapwa. Paano niyo ito nalaman, Panginoon? Nakita kita sa ilalim ng malayo pa lamang, puno ng igos. Siya'y nagdarasal. Bihira kasing ganun.
Kasi patago niya itong ginagawa. Hindi siya mayabang, si Nathaniel. Pero nakita siya ni Jesus. Nagdadasal, nagsasamba ng palihim, patago, sa ilalim ng puno. Nakita ni Jesus. Ito, kaya nga, isa sa mga magandang katangian sa kanya, kaya pinili siya ni Jesus. Oh, mga kapatid, patapos na ako. Tapos na pala ako, bilang kura paro ko niyo, may bagong kura na. Nasaan ang imahe ni San Bartolome? Ah, tama. Si Sister Marge. Dito sa may Karyedo. Yan. San Bartolome. Ayon sa tradisyon, ay binalatan siya. Tinanggal ang kanyang balat. Apostol! Espilingin natin na apostol. A-P-O-S-T-O-L. A. Alagad. P. Pastol. O. Ordinado. Naordinahan. Na talaga. S. Saksi. T. Tagasunod. O. Opo sa tawag ni Jesus. At L. Lingkod. Ha? Huwag niyong kalimutan yan, ha? Inikintal ko po sa inyong isipan lagi yan. Ako po'y labis na nalulungkot. Kagabi, hindi na naman ako makatulog. Mga madaling araw, nandyan ako. Pinagdasal natin yung mga naapektuhan ng bagyo. Pero nabalitaan ko kasi alam ko sa Archdiocese ng Maynila, dalawa lang kami na magmimisyon. Huli kong usap sa kanya, birthday niya dito sa may Paco. Simbahan dito, yung St. Peter. Sabi ko, Tony, no, handa na ba tayo sa misyon? Kasi papunta siya ng Japan. Nag-aaral ng lingwahe. Bata pa yun, ha? Ako, senior citizen. Wala pang 45 years old yun. Ha, si Father Tony. Ay, matagal kasi magkasama kami. Ako po yung Vicar Purain, San Jose de Troso. Siya po ang parish priest ng mayigit 5 taon. Pinalitan siya ni Father Peterson. Ayan, mabang panahon siya dito kaya. Madalas kami, buwan-buwan kami nakikita ni Father Tony. Kaya ako'y labis na. Kasi, ako rin, di ba? Araw-araw ako na, oh, pagdasal niyo ako, mahanda ako sa misyon, hindi na ako bata, ganun, di ba? Paulit-ulit ako sa inyo, humingi ng dasal. Ito, batang-bata pa. Pinanganak, 1977. Sabi ko, wala pang 50 yun, wala pang 45 yun. Namatay kahapon. Ako, hindi ko napahabain. Ganang paabain yung kwan. Sama natin sa dasal. Sige po. Sige po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Bartolome, tayo po'y tumalima sa kalooban ng Senyor. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol ng isang lalaking hindi makagagawa ng panlilin lang, lumapit tayo sa Ama na may pagtitiwala, binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ng ating mga puso. Tugon natin, Panginoon, basbasan mo kami sa iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan, naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat
at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian sa langit, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalang ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag alay namin inyo pong tanggapin at inyong pabanalin at kung mamarapat inyo po itong gawin, katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng pumanaw, lalong-lalo na si Reverendo Padre Anthony Chan Olaguer III, LRMS. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Bartolome, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag niyo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa inyo sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay sa paglingon namin sa pagtanaw ng utang na loob. Kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto na kanilang kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangako sa binyang na ikaw, ibigin at paglining rambilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niya sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, nilulwalhati ka na.